Patay ang dalawang piloto ng Philippine Navy sa pagbagsak ng isang training helicopter sa Cavite City. Nagsasagawa raw ng training flight ang Robinson R-22 helicopter na galing sa Sangley Point nang mag-emergency landing ito malapit sa Cavite City Public Market kaninang umaga. Ayon po sa Police Regional Office ng Calabarzon, dead on arrival sa ospital ang isa habang nasawi ang isa pa habang ginagamot. Hindi pa sila pinapangalanan ng Philippine Navy dahil kailangan pang ipaalam sa kanilang pamilya ang nangyari. Sabi ng Philippine Navy, grounded muna ang lahat ng parehong aircraft habang gumugulong ang imbestigasyon. Iimbestigahan daw nila ang lahat ng anggulo. Dumaraan naman daw sa regular na inspeksyon at maintenance ang lahat ng kanilang aircraft. Isang SUV na may plakang 7 ang kabilang sa mga nasita dahil dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Ibinigay naman ng driver ang lisensya niya sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation pero abang tinitikitan, biglang umalis ang SUV. Hindi pa malinaw kung may kasama siya o kanino ang sasakyan. Number 7 po ang protocol plate ng mga senador na hindi kasama sa mga opisyal na pinapayagang gumamit ng busway. Napara rin ang isang sasakyan ng Philippine National Police na wala namang operasyon o emergency na kailangang tugunan. Natikitan din ang ilang pribadong sasakyan na may logo ng PNP. Depensa ng ilang driver, nagmamadali sila kaya dumaan sa busway. Pinayagan namang dumaan sa busway ang ilang sasakyan tulad ng ambulansya na may sakay na pasyente. Mga kapuso, tatlong magkakasunod na araw ng nakapagtatala ng 44 degrees Celsius na damang init o heat index sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa PAGASA, ganito kataas na heat index rin ang aasahan doon ngayon pong araw at bukas. Apat na iba pang lugar ang makararanas ng higit sa 40 degrees Celsius na heat index ngayon pong araw. Habang dito sa Metro Manila, partikular sa Pasay, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang damang init. Easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang makararanas muli ng maayos na panahon at mababang tsansa ng ulan ngayon pong araw. Dahil sa kakulangan pa rin po ng ulan at tumitinding init, 7 dam dito sa Luzon ang nakapagtala ngayon ng mababang water level kumpara kahapon. Happy Thursday mga mare at pare! What you see is what you get. Yan ang sinabi ni Asia's multimedia star na si Alden Richards sa nag-viral na post ng pag-attend niya sa birthday celebration ni Catherine Bernardo. Kwento ni Alden, natural lang sila sa isa't isa. Hindi naman daw kasi nawala ang friendship nila ni Kath over the years. Spotted at naging usap-usapan online ng sweet moments ni na Alden at Kath sa birthday celebration ng aktres sa Palawan. Oozing with chemistry rin ang dalawa nang sorpresahin ni Alden ang kanyang hello love goodbye leading lady sa post-birthday celebration. I was invited and syempre it was part of her post-birthday celebration, so with friends and family. Masaya naman yung naging experience and you can see how happy Kath is right now. Mabibilis na balita po tayo. Mananatili muna sa Delpan Sports Complex ang ilan sa 500 pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nagsimula ang sunog bago mag-alas 4 ng hapon kahapon at idineklarang under control pasado alas 8 ng gabi. May 3 napaulat na sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sugatan ng isang rider ng motorsiklo matapos mabangga ang isang bus sa EDSA busway sa Quezon City. Ayon sa rider, mag-u-turn lang sana siya. Sabi naman ng bus driver, naka-go ang traffic light nang biglang sumulpot ang motorsiklo. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector. Viral! Yan ho, oh. Viral po ang vlog na yan ng paghawak sa dalawang tarsier sa Barangay Maligo sa Pulumulok, South Cotabato.
Umani po yan ang negatibong reaksyon sa netizens. Depensa ng isa sa mga lalaking makikita sa video, naglilinis siya kasama ang kanyang pinsan sa farm ng kanilang kaanak nang makita nila ang mga tarsier. Matatamaan daw ng bolo ang mga ito kaya napagpasyahan nilang kunin at ilipat ng lugar. Kinumpirma naman ng DNR Region 12 na pinakawala na ang mga tarsier. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Paalala po, sensitibo ang mga tarsier kapag ginugulat o hinahawakan at minsay sinasaktan ang sarili dahil sa stress. Near threatened species po ang Philippine tarsier batay sa International Union for Conservation of Nature Red List. Get ready mga mare at pare dahil mapapanood na ang Japanese movie version ng hit 80s manga series na City Hunter. I was a huge fan. I believe our version is the most authentic version of City Hunter. And what I mean by authentic is it is the closest to the original comic book written by the author, creator Hojo Tsukasa. And of course, as I said, yan ang pag-amin ni Japanese superstar Ryohei Suzuki nang makuha niya ang lead role na si Ryo Saiba. Chika niya, sumabak siya sa iba't ibang training gaya ng paghawak ng baril at manual driving. At dahil alam niya ang series by heart, tumulong din si Ryohei bilang advisor sa pagbuo ng script. Mapapanood na yan sa April 25. Nasa Amerika na po si Pangulong Bongbong Marcos para sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. At live mula sa Washington, D.C., may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, pasado alas 10:30 na ng gabi ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika. Mahigit 2 oras na mula nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington, D.C. para dumalo sa kauna-unahang Trilateral Leaders Summit na gaganapin bukas kasama si Japanese Prime Minister Kishida Fumio at si U.S. President Joe Biden, ang host country ng Amerika. Dito mismo magaganap sa White House na nasa likuran ko. Bukod sa makasaysayan, napakahalaga rin daw ng Trilateral Leaders Summit sa gitna ng mas agresibong mga hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa Amerika, isa ito sa mga pangunahing agenda na mangyayaring pulong. We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines. Of course, this trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. Nitong nakaraang linggo lang, nagsagawa ang Pilipinas, Amerika, Japan at Australia ng quadrilateral naval drill sa South China Sea. At ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, asahan ang mas marami pang joint patrols sa hinaharap. Sa isang press briefing naman, sinabi ni U.S. National Security Communications Advisor John Kirby na nababahala ang Amerika sa mga nakikita nilang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Kaya kung sakali mang magsagawa ang mga bansang ito ng joint patrols, wala raw dahilan ng China para umalma. There's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea. At the end of the day, the rule of law, the respect for international law, and the respect for the arbitration award is all that we are really looking at. And we have all of these countries that have come into the picture who are supporting us. All of these things that we're doing is precisely in that direction. You know, for so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. Paglilinaw ni Ambassador Romualdez, hindi layo ng mga hakbang na ito na magkaroon ng alitan sa anumang bansa, kundi makiusap lang na sumunod sa international rules-based order.
Bukod sa pagpapahayag ng common vision para sa isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region, inaasahan din daw na mag-aanunsyo ang tatlong leader ng mga bagong inisyatibo para mapalakas pa ang energy security, economic and maritime cooperation, technology and cybersecurity, gayon din ang pamumuhunan sa ilang malalaking proyektong infrastruktura. Dagdag ni Romualdez, inaasahan makalilikom ng 100 bilyon dolyar na investment sa ating bansa ang trilateral summit na ito sa loob ng 5 taon. Connie, bago ang trilateral summit ay magkakaroon din ng mga bilateral meeting muna ang ating mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry sa kanilang mga counterpart, kaya inaasahang may mga kasunduan pang malalagdaan. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa White House, sa Washington DC, sa Amerika. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Nagprotesta ang ilang grupo ngayong umaga malapit sa U.S. Embassy. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, sa U.S. Embassy sana ang tuloy ng iba't ibang militanteng grupo para sana magkilos protesta. Pero sa bahaging ito pa lang ng kalaw ay hinarang ng sila ng mga pulis. Nasa 200 meters daw ang layo nito mula sa embahada. Tulad na lamang ng grupong APMDD na humiga pa sa kalsada bilang bahagi ng kanilang pagkilos. Kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Ito ang sigaw ng mga relisa kaya mahigpit nilang tinututulan ang trilateral summit na kinabibilangan ng U.S., Japan at ng Pilipinas. Isa lamang daw kasi ang interes ng Amerika sa kanilang Indo-Pacific strategy para manatili ang US na namaghari sa Asia-Pacific. Itinutulak umano ang Pilipinas na kumampi sa US kasama ang Japan. Paghahanda raw ito ayon sa grupo sa malakas na giyera na naglalagay daw sa panganib sa ating mga Pilipino. Tutod daw sila sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea pero hindi raw pwedeng maging sunod-sunuran na lang sa Amerika. Wala pang komento ang Malacanang White House at ang US Embassy tungkol dito. At sa ngayon, nagpapatuloy pa rin sila sa rally habang matyaga namang nagbabantay sa kanila ang mga pulis dahil ano mat ang mangyari, hindi raw sila mapapayagan na makalapit sa US Embassy kaya bukod sa mga pulis na nandito na nakaharang face-to-face mismo sa mga relista, nakaharang din ang mga malalaking sasakyan ng PNP. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Bawal na po ang hindi otorisadong paggamit ng mga sirena at iba pang signaling o flashing devices ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno. Base po sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang sa ipagbabawal ang paggamit ng dome lights at blinkers na posibleng maging sanhi ng aksidente. May parusang katapat sa sinumang lalabag. Exempted naman sa kautusan ang mga ambulansya, fire trucks, at iba pang emergency vehicles, pati ang mga sasakyan ng AFP, NBI at PNP. Iniutos na rin ng Pangulo na i-regulate ang paggamit ng protocol license plates ng mga taga-gobyerno. Kung dati umaabot sa number 16 ang protocol plates, hanggang number 14 na lamang ang papayagan o yung hanggang sa AFP Chief of Staff at PNP Chief. Naka-gold medal po ang ilang Pinoy athletes sa 3rd SISB Aerobic Gymnastics Open 2024 sa Thailand. Sa age group individual men, nakakuha po ng ginto si Anton Dungog. Gintong medalya rin ang nakuha ni Arsenio Cadlos sa senior individual men. Nakakuha rin po si na Dorothy Asuncion, James E. Ray at Enrico Ostia ng gintong medalya sa senior trio. Silver medal naman ang nakuha ni Charmaine Dolar sa senior individual women. Samantala, bronze medal ang nakuha ni 6-time SEA Games gold medalist na si Eric Cray sa Miramar Invitational Event sa Florida sa Amerika. Yan ay matapos ang kanyang 50.18 second clocking performance sa men's 400 meter hurdles. Kailangang maabot ni Cray ang entry standard na 48.70 seconds para mag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Pilot episode na bukas ng kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Abangan sa Game On the Podcast ng mga interview at special features kasama ang ilang atleta, coaches at iba pang sports personalities. Hosted yan ni 24 Horas Game Changer at NCAA anchor Martin Javier, sports commentator Anton Rojas at NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Pwedeng mapakinggan ang Game On sa iba't ibang streaming platforms tulad ng Spotify, Google Podcasts at Apple Podcasts. Mapapanood din yan sa Facebook page at YouTube channel ng GMA Integrated News.
Mga kapuso, kamusta naman ang gala at vacation plans ninyo ngayon pong tag-init? Aba, eh syempre pag ganitong tag-init, di ba? Napakasarap talagang magbabad sa tubig! Eh ano pang hinihintay nyo? Eh pahuhuli ba kayo sa isang pig pet sa Cebu? Aba, basta may tiyaga at palanggana, may ginhawang madarama, yan ho ang Beat the Heat entry ng alagang biik na si Junior. Tamang DIY lamang sa bakuran para init ay maibisan. Si Junior daw ang pinakamaliit noon sa kanilang magkakapatid, pero ngayon, 4-6-6 na ang biik sa kanyang ala swimming pool na maliit. Maraming netizens ang nainggit sa staycation ng cute na piglet, kaya ang video ni Junior ay mahigit 5.8 million na ang views sa TikTok. Trending! Sarap, di ba? Ligo time! At ito po ang balitang hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Pima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.